What's up? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again to my YouTube channel, Marke Lifestyle. So for today's video, mga ka-lifestyle, pag-uusapan po natin kung pwede bang makapagsampa ng kaso ang mga online lending application sa kanilang mga borrower. Okay? Kung gusto mo tong topic na to, please tapusin mo tong video hanggang dulo. Then, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe at paki-hit na rin yung notification bell. Nang sigayon, notify po tayo sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. Sa mga nag-PPM po sa akin sa Messenger sa page ko na hindi ko nare-replyan kasi nga actually nagre-reply po ako. Unfortunately lang po, nakalagay po doon every time magre-reply po ako. Nakalagay po doon, this person is not available right now. So, hindi ako makapag-send. So, sa mga gustong ma-replyan, please ayusin po yung settings natin. Doon na lang po kayo sa Messenger ko mag-reply, wag po sa FB page. So, let's proceed na po sa main topic natin ngayong araw. So, yung topic po natin, mga ka-lifestyle, kung pwede ba makapagsampa or meron na bang nakulong dahil sa pagsasampa ng mga online lending application sa kanilang borrower ng kaso. So, unfortunately, and mga ka-lifestyle, almost 3 years na po ako sumusubaybay sa lahat ng mga online lending application platform. So, marami na akong mga scenario, marami na akong mga case na-observe at nakita iba't ibang problema dala ng online lending application. Pero mga ka-lifestyle, wala pa po talaga akong nabalitaan or nakitang nakulong dahil sa hindi nakabayad sa online lending application. So wala pa po talaga. Lahat po ng social media platform is nag-surf ako, lahat-lahat, wala pa po akong nakitang mga biktima ng online lending application na nakulong. Then, ganito na lang. Imagine niyo na lang, mga ka-lifestyle. Sa halagang 2,000 sa palagay mo, magsasampa ang mga online lending application sa'yo sa halagang 2,000 pesos lang. Halimbawa, hindi po basta-basta makakapagsampa ng kaso kung wala kang perang lalabas. I mean, maghahanap ka pa ng lawyer, abogado, so gagasto ka pa. Then, yung utang lang na kakaso, sasapan mo ng kaso is 2,000, 3,000, 4,000. So, ganun na lang yung isipin nyo, mga ka-lifestyle. So, ang pinaka-main question dito is, pwede ba sila makapagsampa? Actually, nag-serve ako sa lahat po ng iba't ibang bloggers, sa lahat po ng social media. Wala pa rin po akong napansin or nabantayan or nakita na nakapagsampa sila ng kaso sa kanilang borrower. So, wala, mga ka-lifestyle. Kasi, ganito kasi yan, hindi sila pwedeng magsampa ng kaso kasi lahat po ng pinangahawakan nilang mga documents is kumbaga soft copy lang. Wala silang pinangahawakan na legal documents na galing mismo sa atin. Like for example, yung pirma. So, invalid po talaga lahat yan. So, hindi papansinin yan ng piskal or let's say lawyer kasi malabo silang manalo, mga ka-lifestyle. Ha? So, sa lahat po ng mga nagtatanong kung pwede bang kayong kasuhan, pwede ba kayong makulong, ang pinakasagot po dito is hindi. Walang nakukulong sa online lending application, hindi kayo pwedeng kasuhan ng mga online lending application kasi pwedeng mabaliktad. Pwede pong mabaliktad. Sila yung pwede nating kasuhan.
kasi sa laki ng interest nila, the way po sila mangolekta sa kanilang borrower. Okay? So, pwedeng mabaliktad yung scenario. Pwede silang yung kasuhan natin. That's why, wala pa po akong nabalitaan na mga online lending application na nakapagsampa ng kaso sa kanilang borrower at nakulong. Okay? So, sana nasagot ko yung mga katanungan ng iba nating mga ka-lifestyle na biktima ng online lending application na until now, nag-iisip sila kung makukulong ba sila or sasampan ba sila and magbabad record ba sila sa NBI. So, ang sagot ko dito is hindi. Walang kinalaman yung NBI sa online lending application. Okay? So, sana nasagot ko yung mga konting katanungan na nasa isip nyo ngayon, mga ka-lifestyle. And then, sana kahit papano, nabawasan yung mga stress nyo dala ng online lending application. So, once again, wala pong nakukulong sa online lending application. Walang pwedeng kasuhan ng mga borrower nila. Okay? So, sana malinaw at gumaan ang inyong mga kalooban at mabawasan yung mga problemang iniisip nyo. Okay? At in the first place, mga ka-lifestyle, yung online lending application po talaga platform, almost lahat or karamihan sa kanila is not SEC registered. Nasa Play Store pero wala sa SEC registered. Security Exchange Commission. So, meaning, illegal. Malay mo, yung online lending application mo is wala sa SEC. So, illegal yan. Pwede mong deadmahin na lang yan. Ganun-ganun na lang yung kanilang harassment kasi matatapang sila kasi wala sila sa SEC. Okay? Pero anyways, mga ka-lifestyle, let's move on. Ha? Kung gusto mo talaga makarecover, sundin mo lang yung mga tips and ideas na nasa mga videos ko. Kasi proven and tested na po, marami tong mga biktima ang natutulungan. So once again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please, napakadali lang po mag-subscribe. Maraming salamat at sana mawala na yung problema natin sa online lending application. So, maraming salamat. Pero mga ka-lifestyle, ganun pa man sa mga, alam ko yung iba, mutang pa rin sa online lending application. Sana nga lang, protektahan po natin yung privacy natin. Okay? Okay? So, meron ako mga tips and ideas dyan kung paano gawin para hindi maharas ng online lending application yung mga iba nating contacts. So that's all for now, mga ka-lifestyle. God bless ating lahat.